Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Michelle Babiers. Shout out po kay Jan, kaibigan. So ang kanya pong tanong ay, ayan po. Kapag tinamaan doon ng ESF or African Swine Fever, ilang araw ba bago mag-alaga ulit ng mga baboy doon po sa kulungan? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan kung kailan ba pwedeng mag-alaga ulit ng baboy pagkatapos po tinamaan ng ESF or African Swine Fever. Alam po natin mga kaibigan na yung ESF talaga, ito po ay sakit ng baboy na hanggang sa ngayon po wala pang gamot. And then wala pa rin vaccination. So in short po mga kaibigan, kapag ikaw po ay tinamaan ng ESF yung babuyan mo, hindi mo po magagamot yung mga baboy na iyan kapag mayroon na pong sintomas. Kaya ang ginagawa po dyan, lahat po ng baboy po ay ikinikal sa babuyan na iyan. And then madadamay din po yung mga baboy na nasa loob ng 1 km radius zone. Lahat po yan kakatayin. Kasi nga, nabubuhay lang po yung ESF sa katawan ng baboy. Kapag sila po ay nasa loob ng katawan ng baboy, sila po ay mabilis po talagang mag-multiply. Kaya, habang may baboy sa lugar na iyan, nandoon din yung virus ng ESF. So, lahat ng baboy na nasa 1 km radius zone, lahat talaga ng baboy po ay ikakal po yan mga kaibigan. Kaya po, sobrang sakit po sa akin kapag ako po nakakita ng mga balita na kinakal po yung mga alagang baboy nila kasi po dahil po sa ESF. Yung iba po, mga biik, buhay pa, mga fatteners na buhay pa, pilit pong inuhulog doon sa hukay para tabunan po ng lupa. Okay lang po kapag yung mga patay na kasi patay na po yon. Pero kapag yung mga buhay po mga kaibigan, para pong nakakapag-antig ng damdamin na kahit buhay sila, pilit mo silang pinapatay kasi po sa virus ng ESF. Kapag ang isang lugar po mga kaibigan ay naaapektuhan ng ESF, yan po ay magkakaroon ng quarantine time or quarantine period. Ito po ay ikakandak ng ESF Task Force Provincial Level sa inyo pong lugar. And then, mayroon pong ESF Task Force Municipal Level. So, ang nagmamandate po sa kanila yung mga kaibigan ay yung ESF Task Force National Level. Yan po yung bibigay ng guidelines doon sa inyo, doon po sa pag-quarantine sa area nyo po mga kaibigan. Pero bago po magkaroon ng quarantine doon sa lugar nyo, o bago po ideklara yung lugar na isa pong infected ng ESF, lahat po ng baboy dyan na namamatay, kukunan po yan ng blood sample para po ipadala sa laboratory for confirmation. Kasi po mga kaibigan, yung ESF o African Swine Fever ay kapareho na ng sintomas ng CSF o Classical Swine Fever o yung tinatawag natin sa hog cholera. So magkapareho po sila ng signs and symptoms. Para hindi po tayo maka-misdiagnosis doon po sa ating mga lagang baboy kung ano ba talaga ang sakit nila, kinakailangan na mag-withdraw po tayo ng blood sample sa ating mga baboy at saka ipadala po sa laboratory for confirmation kung ano ba talaga ang virus na tumatama sa kanila. Kapag yung sanhi ng pagkamatay ng mga baboy natin ay CSF o Classical Swine Fever na tinatawag natin na hog cholera, ito po yung tandaan. Kapag hog cholera po yung dahilan, bawal po patayin lahat ng baboy. Bawal po lahat ikal yung mga baboy. Hindi mo pwedeng ikal ng baboy doon po sa isang barangay. O hindi mo pwedeng ikal yung mga baboy doon po sa loob ng 1 km radius zone. Kasi CSF lang siya o Classical Swine Fever o yung hog cholera. Yung hog cholera kasi po mga kaibigan, mayroon po yung gamot, mayroon po yung vaccination. So kapag hog cholera po yung dahilan sa inyong pagkamatay ng mga baboy nyo, based po sa laboratory na examination, yung isang baboy lang po yung gagamutin. At saka, yung iba po ay bibigyan mo ng vaccination. Hindi po pwedeng ikal, hindi po pwedeng katayin. Pero, kapag yung resulta po ng blood examination ay ESF or African Swine Fever, yan po mga kaibigan, talagang ikakal po yan lahat, papatayin po yan lahat, kaya uubusin po lahat ng baboy nyo. So importante talaga na bago po i-declare yung isang lugar na ESF infected, dapat
mayroon na pong blood sample yung mga baboy po, mga kaibigan. Nang sa ganon, atin pong ma-justify at ma-confirm na ASF talaga yung dahilan ng pagkamatay ng mga baboy. Paglabas po ng resulta po, mga kaibigan, doon na po papasok yung mga quarantine period or quarantine time. Kasi po, mayroon pong mga guidelines yung mga ASF task force niyan. Sa tanong po ating kaibigan, kung ilang buwan o ilang araw ba pwede pong mag-alagang muli ng baboy, yan po ay nakadepende po doon po sa quarantine personnel na nag-conduct po ng quarantine sa inyong lugar. Sila po ang magbibigay ng range kung ilang araw, ilang buwan, ang quarantine po sa inyong lugar na bawal po kayo muna mag-alaga ng baboy. Kasi po kapag kayo po nag-alaga ng baboy and then hindi pa na-declare yung area nyo na ASF free na, sayang din po. Yung inalagaan yung baboy ay magkakaroon din ng ASF. Mamamatay lang po yan. So sayang po yung pira, sayang po yung panahon sa pag-alaga ng baboy. Kaya ang dapat yung gawin, antayin yung pag-lift ng order ng quarantine sa inyong lugar at saka antayin yung order na pwede na po kayo mag-alaga ng baboy doon po sa inyong lugar kapag kayo po apektado ng African swine fever po, mga kaibigan. So habang kayo po naghihintay sa pag-lift ng quarantine period sa inyong lugar, dapat araw-araw yung nilinisan ng inyong kulungan. And then, araw-araw din kayo mag-disinfect. Marami po mga disinfectant na pwede po natin mabibili sa mga aggregate supplies. Kaya, yan pong inyong gamitin araw-araw doon po sa inyong kulungan o sa area ninyong mga kulungan. Nang sa ganon, kapag mayroon talagang virus na naniiwan doon, sila po ay mapupuksa talaga. Kasi po, araw-araw po kayong nadidisinfect hanggang po aabot sa time na mayroon na pong order na pwede na po kayong mag-aalagang muli ng mga baboy po, mga kaibigan. Simple lang po yan. Araw-araw, kahit gawin mo sa umaga, gawin nyo sa tanghali, gawin nyo sa hapon, basta isang beses isang araw, maglinis kayo at saka mag-disinfect kayo. Pagkatapos po pong maglagay ng mga disinfectant po, mga kaibigan, huwag nyo munang banlawan yung mga pinaglagyan nyo ng disinfectant. Pabayaan nyo lang yan. At saka mas maganda, yung kulungan ng baboy nyo ay masisikatan ng araw para yung mga virus na doon sa inyong kulungan ay matamaan ng sikat ng araw, then mapupuksa po sila. So, yan lang po yung dapat nyong gawin. Antayin nyo po yung order kung kailan i-lift yung quarantine period sa inyong lugar. At saka, dahan-dahan nyo pong i-disinfect o linisan yung mga area o kulungan po ng inyong mga alagang baboy. So, yan po ating vlog ngayon. At sana po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kalam po tungkol po kung kailan ba pwedeng mag-alaga ng baboy kapag tayo pinaapektuhan ng ASF po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.